tayong dalawa. So, mas mag-dive in. And this is nandito mga kaibigan, pero first na dito is yung Batrider for the side ng RNG. Kasi siya ngayon mga kaibigan, nagkaroon na kami ng technical difficulty. Felix Shauba rito, lalayo. This is Daddy A, kasama ko pala on the line si Dan. Dan, magandang gabi sa'yo. Yeah, magandang gabi din, Daddy A, and welcome sa ating coverage. Oh, God, oh, that's it. And we have Aster versus RNG. So, bisa draft, parang may konting edge para sa akin yung draft. RNG para sa akin lang kasi parang halfway down sa may mid sila tapos yun lang counter initiate siyempre tornado mga kaibigan pinapump pick pa yung kanyang rolling thunder. Sige, balik tayo sa sinasabi mo din. Kasi dito sa draft ng RNG pagdating ng late game parang walang pipigil dito kay Lifesteal. Like parang alos lahat ng damage nila is magic damage si Phoenix, si Nagasari ng physical damage nila. Tapos usually, nakikita ko, pag life stealer, pag sobrang dami, magic damage ng kalaban. Tsaka may mga nag-reverse na skill sa range niya, nagbi-BKB. So, I think for Monday, dito sa game na to, magbi-BKB siya. And pag nagkaroon ng BKB, for example, BKB Mule Deer, kasi kailangan mo ng Mule Deer, di ba? Up against Tagasari, kailangan mo ng crowd control na item. So, pag nakuha niya yun, may Mule Deer, BKB, Satanic, Skadi, parang walang bibigil eh, no? Philips dealer. Ilan yung napapansin ko. Pero pag mid-game, okay din yung ano, laruan dito ng RNG din. Meron silang chain. So, nakita natin to. Tayo nagkas ng dati na may chain, yung Aster. Diba na sobrang laki ng tulong ng clock aura na pre-provide na magic resistance. So, kahit hindi na siya nagpapatong, yung 10% lang, laking tulong na para makunat-kunat yung mga teammates mo. And knowing na RNG naman yung naglaro ngayon ng Chen, siguro alam nila kung paano, or na-review nila kung paano naglaro si Bobo ka ng Chen. So, tingnan natin ko yung mga malupitang clips na kukunin dito ni X-Nova sa kanyang Chen. Kinaganda dito ko na sinabi na brought out mga Lifestealer. Eh, halos lahat itong sa RNG is magandang vessel ng Lifestealer. Maganda siyang carrier. Ito, Spirit Breaker sa pinakamaganda. Pero wait a minute, ito nga yung charge. Dahil nandun yung vision gamit from the charge ng Spirit Breaker, eh nga, patay yung Jackie Rotos may top lane. Pero pwedeng kumante itong side ng Aster, lalapit nga sila dito kay Sobnus. Kaso yun, pumipake-pake pa nga, meron siyang haste. Tapos, ang dami nga niya, naka-wex nga siya rito mga kaibigan. Ayun nga, no, yung Lifestealer, sobrang dami na carrier dan. Saka ang ganda nila sa teamfight, ang dami pwedeng ibigay na buffs. Speaking of buffs, coming from dun sa main invoker. Tapos, meron ka pa nga dito, sustain, ana Phoenix at saka Chen. Yep, sustain yung DPS na heal ng Hanog God, di ba? Sobrang nakitulong tas siya. Sobrang OP yung ganda, sobrang ganda nung ginawa sa team. Tsaka kay Dan ngayon sa Sandra is pinagdagdagan din yung damage niya, yung health percentage ng damage ng Sandra. That should help. I need. Tas sa talent tree parang may dagdag pa ata. Oh, sa talent tree 1.5. Alam pa dati 1.2 lang 'to eh, yung sa level 20 talent tree ni Phoenix. Tsaka ano to eh, minove tong talent tree sa Sunday sa level 20. Dati nasa level 25 to eh. Tapos yung nasa level 20 niya na talent tree is yung Icarus dive cast range. Pero ngayon yung Icarus dive cast range nasa level 25 na. So parang nag-switch sila ng talent tree sa may Sunday. Parang nakakamiss ulit mag-Dota. Sabi yung puro Phoenix lang nilalaro ko dati na wala ito eh. Tag dito. Ano ba madalas role mo, Daddy, sa pubs? 5-4. 5-4, okay. Tapos mahili ka rin mag-Phoenix? Tidong nasa meta pa? Oo, oh, nasa meta pa. Lakas eh, lakas ng bosset naman ng ano, ng lalo pag-a-AG type. Oh, lalo na. Ay, ang ganda ng Fire Spirits eh, diba? Bobo-bobo-setin mo lang siya. Madi-disrupt mo yung carry sa paglalasit dahil sa Fire Spirit eh. Tapos yung Fire Spirit, hindi ganun kalaki yan sa mga ano. Malalaman mo pagka ano eh, pare, yung Phoenix, pag beginner kang gumagamit, di ba, ipukul ka ng pukul ng Fire Spirit. Dapat hindi eh, diba? Dapat tansyahan lang. Nakita ko si JH ko paano siya maglaro ng Phoenix. So, may gumanong review na eh, kung paano naglaro si JH ng Phoenix. Talagang, tiyatiming niya yung Sandry niya. Tiyatiming niya yung Sandry niya pag nakita niya yung carry na lalasit. Hindi niya talaga basta-basta binibitaw. Like, sa simula ng game, binibitaw agad. Hindi niya ginagawa. Talagang tiyatiming niya. And nakakita ko, di ba dati, kaya nauso si Phoenix. Kasi ang meta ni GX sa Phoenix, Micho Rammer. Tapos, madami nang gumaya, di ba? Gagawa niya Micho Rammer.
Dami-dami naman yung dami yung pwedeng itemin eh. Ang kinaganda nga lang dun, sobrang ganda niya kay GH. Yan is diba sa Enigma. Eh si GH para din kasi diba greedy na position for. So once he's skip you. Pero wait a minute, hindi naman ayun may top lane. Dalawa yung inabit ng Torteno. Dahil yung damage overtime kami pang Felix. Swash Buckle out, X6S na ibigay sa Rolling Thunder. So yun pa din. Mabibigyan si Mamatay. Sobrang dami na kanya natambo na damage. Pero almost. Oh, even try to close the gap dito kay Boboka pero underneath the tier 2 tower, zone out lang ito ni Somnus. Habang yung tier 1 naman nilalagnat na sa may left side. Mukhang mababasag rin niya ng RNG. Ganda ng gameplay nila, sama-sama gaming plan ha. Lalo pagka pumalo to sa time na ma-hit na nung life stealer yung kanya mga item spike. Tama. Ang ganda kasi kung team mo, pag nag-group up agad sila as 4, parang walang titipag sa side ng RNG kahit na 5 man niya itong Aster. Kasi nandiyan yung sustain ng ano god, malapit na ata magkaroon ng mega itong si Xnova. Tapos kutimo marami man silang Radiant's damage, eh, 'di ba? Nandiyan yung Tornado EMP charge, Fire Spirits dito ni Phoenix and kumbaga tingnan mo sa side ng Aster. So wala sinabi sa akin, parang ang dabo na mapap yung egg. Pag basta maganda yung bitawan ng Fire Spirits ni Phoenix. Pag wala sinagay sa rin sa teamfight, wala talagang babasag ng egg niya. Oo, wala. Ayun nga, walang babasag nga rito ng itlog. Pero ito na nga si Monet. Mukhang isi-set na yung pag ibang set up pa yung kanyang tulog. Here comes the turn around, Somnus! Nasa bunutan yan. Nasa bunutan itong Batrider. Pero si Bobo ay makakuha ng kill. Nandang kills na kinakuha nila habang yung tower doon sa nugget. Ito nga lang ha, itong, kasi lagi ko natatawag na Pulborg ito. Kasi alam mo sa Dota 1, yung laro nung yung may Zeus. Ano ba tawag dun? Yung castle, parang Zero castle defense. Parang castle. Mumu? Hindi, hindi ba? Yung nauna sa Mumu. Element TV? Hindi, hindi yun. X-Zero Siege, yun. X-Zero Siege, di ba? Ang pagibili ka ng Pulborg, parang ganun yung tsura ng Pulborg, yung kulay po dahil. Nalala. Tapos mga har. Yung yurne yun. Nagluto na si Jari dato, merong second skill. There's the egg, pero speaking of babasag mga ito dyan, wala. Bad. Ang mga mga ito sa Light Stealer, successful yung egg na putokan din si Orc. Pero wang wala na yan, ang escape mechanism, pero I'm sorry, meron pa pala. Itong Phoenix mga kaibigan, at yan, nakapag-disengage pa sila, kata nga lang, ang kapalit is yung Spirit Breaker. Pero grabe yung pressure na binibigay ng RNG na talagang non-stop action, ayaw nilang bigyan ng space para makapag-farm itong nagasign. As long as kuti mo, pag nakuha ng mga ganda creeps itong si Chen, like kahit tatlo lang, or parang minimum ata tatlo, para makapalag sila. And kanina, tatlo yung creeps dito ni Chen, kaya palag sila ng palag. And kuti mo, side ng RNG, basta available dito yung Fire Spirits, kahit walang supernova itong si Phoenix. Palag lang, diba? Sakot-sakot pala kay Invoker yung bagong item na favorite kami ni Sunray into the cold snap. Gabi, init at wala damig. Wala talagang galawan, no? Oo, init at damig. Cold snap tapos Sunray. Yung alam makatakas ni Pangolier nung time. So, I think for Pangolier, since nabuff naman yung agad yung shard, di ba? 15 minutes, pwede mo na bilik. Kailangan niya agad dito mag-shard para at least ma-dispel niya yung cold snap. Para makapag-rolling Thunder Shard. Hindi kasi wala namang ano, big ultimates na inaantay sa side nila eh. Siguro yung egg lang, pero kaya naman din na dumamay yung top of the egg. Eto mga kaibigan, kaso nahuli dito yung Spirit Breaker. Ori with the cash dito kay Chalice, siya yung may kinalay. Grabe no, without balls, lumalaban yung side ng RNG. Pero speaking of balls, tumulong na nga si XXS. Sidestep nga rito ni Sophos mga kaibigan, pero wala silang haabutan. Ganda ng gameplay dito ng RNG. Saka gusto yung itemization dito na yung Boker na puro pang mid-game yung item niya. Yeah. Bezel tapos drums. Yeah, kaya palag sila na palag, di ba? Boots of bearing. Kaya yan, yung boots of bearing, na-refresh yung charge niyan every 3 minutes ata na dadagdagan ng isa. So, kahit na ipop mo na ipop yan, may ano talaga, marirefin yung charge ng boots of bearing. So, gusto yung itemization dito ni Somnus na puro pang mid-game yung kanyang item, then pagdating late game, siya lifesteal lang na yung bahala sa mga late game item. Then muna yun, nakita pa. Hesitation, nidrop na nga rito yung egg, pero nandun yung combo kami from the Invoker. Ito mga kaibigan, naputukan siya, nasa bugan din naman ng itlog. But ba? Ayun lang. Tagal naman charge. Oo nga, tagal ng duration ng stick. Ang duration nila sa egg? 7. Ayan, dumabot yung charge. Nakagip siya nung song of the Siren. Napatuloy siya.
Pero to like Steeler, ganun mag-iingat dito ni ano ha, ni God King. Kasi wala masyadong backup dito sa ina RNG sa may top lane pala to. Andito si Somnus, so mag-farm siya dito sa may top jungle. So good thing yun ha, I think okay lang sa ina RNG kahit hindi na patay si Naga Siren. Kung pala yung pressure na apply pa rin nila sa mapa, di ba? Hindi sila tumitigil. Hindi sila tumitigil sa pag-a-apply ng pressure sa mapa sa side ng Aster. Kaya kung tingin mo, si Naga Siren lang yung may farm dito ng maganda. Si Batrider at si Pangolin, wala masyadong farm. Wala, hirap sila lumabas ng mapa, pero meron tayong bakbakan doon sa may top lane. Nandito na rin yung Jackie ng mga ibigan, si Chalice magpapakita. Pero may steal na, may steal na skill itong Ruben ng mga ibigan. Nako po, they are being surrounded nga rito ng Aster sa bulutan pa nga si Domus. Tuloy-tuloy yung pagbaba ng buhay nito na Invoker, only God King. Pero at mapipick up na yung Batrider, Rage TP out. And yun! Yung Robin at Inspire! Yung Rage! Lang tol, yung kalungkutan, hindi na siya masasalba ng Chen. Parang ano lang tayo na, isang segundo, makapag-tibet na 0.50 second. Tapos build up ang mga yuls. Sino pa mga yuls? Si Jackie, no? Isa pa. Nag-yul siya dito para ma-display na yung cold snap or ma-cancel yung touch ni Squid Bank. Kumbaga, nawala na yung effect ng Robus eh. Nahuli si Life Stealer. Nawala yung tigas ni Life Stealer. Talagang si Abel pa yung void na tigas. Ay, matigas naman talaga, di ba? Natin naman naman, yung network niya, taas dami niyang item. Sabi ka pa ba? Meron na, okay. Mamit na nga niya dito. Mukhang yun lang ang plano lang ni Ori. Kasi may Icarus type. Ito na yung makakalipad na ito kapala yun. At least, okay lang din. Buti nakagamit agad siya ng Sandra eh. After mabuhay sa Supernova. Kasi parang nandun na si Rubik. Ready kunin yung Supernova eh. Nakagawin eh. Oo. Pero magandang skill din yung Sandra. Yung goods din sa kanya. Sa kanya eh. Okay, or makuha nung asa. Maganda sa mga neutral ni Chen. Parang di masyadong map. Pero kasi parang ngayon sa patch, parang okay lang kahit di matao yung neutral ni Chen eh. Basta mabigyan mo lang ng aura mga kampi mo, okay na eh. Ako, kalawasan niya. Namamay niya, nagbibigyan. Kaya ba ito, oy. Napalipad mga itigan, kaso there is the bad rider. Si God King sa mga rito lumabad mga itigan. Oo, pare silang merong rage. Kaso natin yung Feather Strike ni Jali, sabay yung Strabit. Search nga rito, pinamit yung Exegen. Sabi Action Jackson naman yung Spirit Trigger ng RNG. At yung kapalit ng Chen, yung bitong hero sa side nga rito ng Aster. Position 9-4. Sunstripe? Okay, so ito for vision lang. Yes. Ito yung timing na RNG, makakuha nila dito yung tier 2 tower sa the top din, like the Rosa. Pero hindi, gusto pa nilang promotion ng ibang lanes. Pero wala naman si Naga Siren sa may bottom lane. Na-expect kasi dito na RNG na si Naga Siren na sa may bottom lane. Pero wala, si Naga Siren na sa may ano lang, top jungle. So, good presence of mind dito ni Monet na hindi na siya nag-stay dito sa may bottom lane. Kasi alam niyang may chance na ma-pressure siya dito sa may bottom lane. May boots of bearing na pa. Boots of bearing na. Tinutukan nga nung ano. Pero saan ko makakita na ito eh. Consume charges and gives 50-50 attack speed. 50 more bed speed. Nakitulong yan sa mga ano, alaga ni Chen. Ayun nga, yung charge na rin. So yun lang, kung nakamaganda. Kaso nga lang, wala, tatangkin na ni Chan yung sakit dito kasi yung Roshan. Kunti-kunti na yung pagbaba ng buhay. Medyo magugulat na lang yung Aster siguro dito, no? Radiant Structure. Roshan, wala silang paalap. Pero I think kahit alapata nila, hindi nila kaya na yung test. Kasi sobrang yaman dito ni Life Stealer at ni Invoker. Tapos lamang dalamang sa map control yung RNG. Double damage. Life Stealer, SNY. Usually nakikita ko yung Life Stealer ngayon. Parang ano lang, casual na Sangge. Then Skadi agad. Pero since na gano'n siya dito, Maystorm. Parang gusto niya na rin buhayin siguro dito yung kanyang Yasha. Kasi mapapakinabangan mo rin yung SNY doon sa Maestrom eh. Pag mas marami yung attack speed mo, mas lalo magpo-proc yung Maestrom. Kaya okay lang dito SNY. Para dagdag din na status resistance. Tsaka life speed sa kanyang second speed. Din sa first. Saan ganda? Lalo yung sa Boots of Berry. Tama. Ang daming ano, daming movement speed ba? Ang daming buff ki Life Stealer. Tsaka pag nakakuha pa ng Cobalt tong si Invoker, yung movement speed aura, nakitulong niya kay Life Stealer para hindi siya makahit. Si
Yung inaabot yung kobold sa Ragnarok pa eh. Yung card nilalagay sa accessory dan. Tapos may critical. Nag-Ragnarok ka ba, pare? Hindi ako nakapag-Ragnarok dati. Ang nilaro ko, nung kasagsaga ng Ragnarok, Gunbound. Yeah. Oh, Gunbound tsaka Rakion. Ano yung saan yun? Rakion. Ano yung Rakion? Parang alam ko rin yun. Teka, sabihin mo ako nung klase yun. Teka, naisip ko nga. Para siyang MMORPG. Parang ganun. Pero, parang ano eh. Alam mo tayo mga character, mga ninja blacksmith. Naalala mo yun, ninja blacksmith. Hindi, parang narinig ko nga. Kaso kala, siyempre mas ano ako dun sa Ragnarok. Team, ano din nata yung team play. Nakalimutan ko na kasi eh. Basta nilaro ko rin yung Rock yun. Na-addict ako dati dyan eh. Parang mga 5 hours a day. Naglalaro ko ng ganyan. Rock yun lang. Grabe, no? Oh, naabot ko pa nga yung ano eh. Yung may card eh. Magpapaload ka pa sa Ragnarok. I'm going to go to the next one. Pang-complement sa charge. Nag-shadowblade lang niya doon. Ayun, nag-shadowblade lang siya doon. Nag-check lang siya. Tumihira ba doon sa mid-triangle? Exacto, nakita na si Naga Siren. Radiant Courier has grabe. Been killed. Tapos, kung tingin mo, hindi agad siya nag-charge. Dumikit muna sa kinaga Siren. Saka siya nag-charge. Para, walang chance na mapag-song up na Siren kung si Naga Siren. Ay, tinuloy-tuloy na nila. Okay, nag-dust, oh. What's next? Nandun yung mga alaga ni Jenna. Nag-in pa nga siya ron ng Hand of God. Ito yung control. Grabe na paligiran. Patay yata ito si Ori. May charge pa. Okay. Pero at least ako walang kill. Oo. Okay pa rin. Good trade, good trade. Ang kinaganda lang doon kasi pag walang invoker, siyempre, medyo babagal yung pace ng RN. Kasi alos yung invoker yung isa sa nagdidictate ng pace. Lakad-lakad. Ito si Chalice nyo. Mag-charge lang ito. Nakot off guard siguro dito si Somnus na meron palang Witchblade tsaka shard etong si Batrider. Parang bumagal eh. Bumagal yung LRT ng Spirit Breaker. Para siyang pamonumento to ano na eh. Ano ba yung kasunod na monumento? Monumento to... Alam mo ko, LRT na babagal din rin. Pero hindi na nagalit yung mga kamulit eh. Hindi pa ako nakasakay dun eh. Sa yung Sa LRT na line sa Monumento. Ah, Monumento. Tumulis yung sa ano, pa Puresa. Yan, Puresa, ano, nasa Katipunan. Lagi ko nasasakyan yan nung nag-aaral pa ako sa PUP. Pero sa Monumento, hindi ko pa nasasakyan. Na-favorito ko yung station dyan. Ang susunod na station ay Betigo Belmont. Ayan. Ang ganda-ganda pag sinasabi so, ng ano. Sunod yung sa ba? Paparating na sa Betigo Belmont. Tapos sunod ng Betigo, J. Ruiz ba? Sino ba si Betigo Belmont? Hindi ko nga rin alam. Sino natin ng J-Ruiz? Fight ang historian eh. J-Ruiz, hindi mga pa ba nito? Pero sarap, lalo pag pagpupuntrip ka sa PUP. Ah, yan. Nakamiss mag-aaral. Pero ang lilugaw. Ah, tama. Nakamuta ko sa lugar yun, sa may PUP. Malapit sa PUP, kung sa may ang lilugaw. Oo. Pero lagi akong ano doon, tambay doon. Pagtapos, pag ano. Pumasok, kaya pagtapos mag-dota. Ang lilugaw talaga. Oops! Soba? Di na pinag-react. Kaso! Ito si Somnus, mga kaibigan. Ginamit yung kanyang boots of bearing. Ito akong pumotok. Merong charge pa nga rito kami from the airbreaker. Sinagasaan ng trend. Sinagasaan ng trend sa mga ano yun ako sa Wichiyubi. Ay, may trend ako sa ano. Di ba curious na wala ako sa Wichiyubi? Meron. One time natang ako nun, wait lang. Mung wala na sinabi na yun. Okay, kaso nakapalipad si XXS. Ganda ng tornado ni Invoker. Napigilan yung Rolling Thunder, pero finally ginamit sa kanya mga kaibigan. Uli yung Spirit Breaker, si Chalice ang naging halay. Walang aabutin dito sa egg. Kaso may nakuha na skill yung Ruby, might be the ring, Rage. Ang gandang... Ah, hindi, Fire Spirit lang. Ang gandang ano na, ang gandang tornado na kung pinapigilan ni Invoker yung Rolling Thunder, mukhang palagay yung sa alanganin yung side ng RNG kanina. Ito, nag-spend ng Aegis.
So I think medyo babagal muna yung tempo ng laruan. Pero usually kasi diba pag na laman ng kabilang team na wala ng AD. Ay, biglang. Grabe, no? Oh, non-stop action on. Sinasin yung play, pero grabe yung sustain. Hex, no face alive. Grabe yung RNG. They turned that around. Nalikas na kanila yung kanila position 5. At yung Bat Rider, wala. Uli. Caught in the act. Lilipad-lipad ka pa. Eh, nung Jack Hero, magtatago lang siya dito. Siguro wala. Soak in lang ng EXP. Last goods na. Ano yung kinukwento mo kanina din? Ano, balikan nga na. Binibitin mo kami. Yung sa ILR, pinawa din may reels nga ng trend dun. One time, di ko alam kung kulang ata ako sa tulog nun. Or di ata ako pinansin ng crush ko nun. Crush mo? Tapos nakasaksak pa ata yung earphone ko nun. So papatutog ako. Eh, di ba tumutunog yung ano dun? May alarm nun? Bago tumanin ko. Wait lang, di. Somnus patay ata ako. Patay ata. Pero, pukul siya ng sonic boom. Disarm yung Naga Siren, no? Na-push out niya niya. Nagpa-plano yung Jack Hero, kaso ko. Ay, maraming item to si Sogu sa kamataas ang level. At ano nangyari dyan? Ano nangyari? So, di ko narinig. Di ko narinig yung alarm. So, dire-diretso ako. Wala akong... Di, pag ano pa naman ako, naglalakad tapos naka-earphones. Hindi ako tumitingin doon sa likod ko. Talaga nasa harap lang ako nakatingin. So, nagtataka ako. Ba't parang wala akong kasabay? Tapos, di ba may gate doon? Na hinarangan para... Yung harang para hindi makatawid yung tao. Pag palapit na yung train. Hindi pa umano yung gate, hindi pa bumababa. Kaya tuloy-tuloy lang ako. Tapos nagulat ako. Nung tumawid na ako, nung pagtingin ko sa kakanan ko, nandiyan ako late. Buti na kasama ko yung ibigan ko. Pero speaking of trend, no? Grabe yung pagpasok nga rin ng mga ibigan na Spirit Breaker. Pero naka-ready yung Song of the Siren para iligtas itong Bat Rider na TV out. Kaso iPad na huli yung dalawa. Rolling Thunder nga rin ng mga ibigan. Hindi na nagsaw ni Felix Shao ba yung egg? At Spirit Breaker, inabot nga rin siya rito mga kaibigan ng Yule Scepter. 2K Network League for the side of RNG. Magdi-disengage sila. A nice way to save yung kanilang Bat Rider. So, ano nangyari dan? Just to make the long story short, muti ka na akong masagasaan ng trend. Hindi dahil sa kaibigan ko. Ay, dapat kuhay mong ninong yung kaibigan mo. Eh, pero magkaroon ka ng anak. Merong spell immunity si Gudgy. Kailangan tayo nga nila pumaba itong si Ekpensis. Kaso nga lang, meron siyang swash back at mga kaibigan. Pero Charge, may pinigay po po makagad. Sa mga nilang in-out gadget yung rumo ilang successful. This side ng RNG. Kumalo naman ang Nether Strike. Ito mga kaibigan yung Pangol here and instead. Giving a killing spree para dito sa atin. Life Stealer. And they will focus down itong tower. Sobrang dami na naman na aura. Sa side ng RNG. Ayan lang, kinaganda ngayon dan. Dahil mura na yung SLP, pwede nang umaura ulit. Hindi na ulit tumaura. Luwain din ka natin. Kaso nga lang, meron nga rin itong mga hindi dyan. Last stop action itong laro natin. Kaso wala yan sila pang cancer. Oh, saving the day. Para dito sa gap na dalawang tropaan natin sa isang RNG. At di pa tapos dahil meron ka ganing scepter. Takpo nila sa gitna. Charge itong Naga Siren. Pero what comes next after the charge? Okay. Gusto ko to ah. Yung Hand of God na agamis dito ni Exnova, pasok po sa ano sa laso ni Bat Rider kasi nadi-dispel yung kanyang laso ng mga strong dispel. Ngayon kung tingnan mo agamis upgrade ng isang chain, yung Hand of God niya nabibigyan niya ng strong dispel yung mga kampe niya pag pinap niya. So malaking tulong to pang counter mo to sa laso. Tsaka sa Insnare, knowing na ito si Naga Siren, di ba may Aghanims, nadi-dispel din naman ni Insnare ng basic dispel, di ba? So, goods to. Sobrang pasok na pasok tong Aghanims basis na Exnova. Okay. Ito, natin ang nagpakasin. Pero marami siyang na-burn na skill. Ito maganda dahil, merong shard itong Roshan. Sino ang hula mong kukuha? Pagka natalo ka, link mo si Eric na kino. Kukuha sa side ng RNG? Oo. Mari lang. Kung shard? Pag maliga ng ulan, lilibre mo si Eric. Siya lang pipili. Sa tingin ko, Life Stealer na ako. Okay. Army open mo siya. Okay. Kaya natin kung sino kukuha. Di yata yung kukontest ng Aster na talagang di yata sila ready to mempite. O di nila alam? I think wala kasi sila last week. Wala rin yung Rolling Thunder. Kaya ilang silang mag-contest. Kaya kumuha. Si Life Stealer. So, nilibre ako ni Eric ng dinner. Oo, yun. Rick, nandiyan ka ba, Rick? Napagas, spawn. All-star, Rick. Wala eh, nandun yung first eh.
Ay, sino naman ang tornado? Isipin ko, pagkakalo sa kalungkutan, nilabot pa kasi ng tornado, pero immediately, yun nga lalagin agad si Godkin. Another charging, charge forward for the Spirit Breaker, si Monet. Wala na nga siyang points nga rin ng mga agree at kung ibigay yung sokot sa siren. Swashbuckle for mobility. Nandun again yung Rolling Thunder. Eto na nga yung maaibigan yung Sunstrike. Makakawala ba? Ano pa rin sa Pagmon? Haabol sila. Haabol pa rin sila. Haabol pa rin sila yung mga tropahan natin. Merong yung scepter na tumit pero aantay lang sila bumaba. Grabe, ang daming pang initiate. Ang daming pang control. Sight ng RNG. Sobrang daming sustain pati yung Aura Gaming. Yup. Oh baka tuloy-tuloy lang yung pag-a-ball dito ng RNG dahil ang dami nilang panghuli yung sa mga tumatakbo like yung charge, yung tornado dito, yung constant invoker. Plus, kaya sila umahabol, hindi lang parami silang skill na panghabol, yung sustain. Kaya pag nakikita sila may opportunity na pwede mahabol sa side ng Asta, so yung hinahabol nila, basta available yung skills nila. So ganda nung gagawa dito ng ano, ng RNG. Hindi mo, 21 kills na agad sila dito, 31 minutes pa lang sa ating laro. Parang unusual to sa isang Chinese team na ganun ito karami yung kills na 31 minutes sa game. Ngayon ang power ng chip. Power ng Sober, diba? Hindi nangyayari, diba? Kaya mukhang minutes na lang, pagpalik to. Kaya parang ito yung win rate ng Batrider talaga, mababa ngayon. Ito ang nakikita ko. Pero ito pa nga rin, ha? Aggression pa rin ng RNG. Dalawa na yung burado rito sa Aster, nag-fight pa rin ng Shakiro. Inaantay na nga yung exit, bumaba. From the Spirit Breaker. Nandito pa mo, kaibigan. Pinili mo pa today. Rampage. Pero okay, dito na Shakiro. Isang matkat na nga sa loob sa akin. Nandito na nga lang sa Mountage. Sabi na nga sa lalabas. Yung Trucket lang. Ito tayo sa gitna. Pero wala. Ang RNG Royal never give up. Nag-give up kagad yung kalaban nila dito. 31 minutes. Matapos kagad yung laro natin. Parang makikita mo lang dito sa game na to, grabe yung aggression dito ng RNG. Simula pa lang ng ating laro, nung nagkaroon ng earn, plus decent level si Spirit Breaker, tuloy-tuloy na yung aggression dito ng RNG. And kung tingnan mo sa'yo ng RNG, hindi sila masyado nag-i-stay sa may bottom lane. Pag may nag-defend sa may bottom lane, isa lang. Kaya isa lang yung nakakuha pick-off dito ng Aster sa may bottom lane. Like wala silang... walang masyadong nagtitipi sa ng RNG na pag may namatay or may ginagaw sa sa'yo ng RNG sa may bottom lane, magtitipian silang lahat. Kasi mangyayari, pag magtitipian silang lahat sa may bottom lane para lang ma-respondan yung isa, ba mamaya, hindi rin nila agad ma-respondan yung mamamatay na hero, then mawawala yung map control nila sa may top at sa may gitna. So talagang for the whole game, dito sa ng RNG, dito lang sinagdara sa may top lane at sa may middle lane. And kuti mo, kontrolado nila to. And talagang di nila inayaan na yung Aster ma-reclaim yung top and yung kanilang middle lane. Kasi side ng RNG, tuloy-tuloy lang yung aggression nila. Talagang di nila pinapalabas sa mapa itong Aster. Ayun nga, no? Sobrang gandang early to mid game. Alis wala. Sobrang tindi ng pressure. Di na nakagawa ng play itong... itong Aster. Talagang lagi merong pick-ups. Walang tayo na magsama-sama. Sobrang... sa kalbibi rin yung Naga Siren. Pero it is what it is. Yan nga, 1-0 mga kaibigan. Itong side ng RNG. Pero let's see kung magkakaroon pa tayo ng... kung maitatagos na ba ng Aster sa 2-0 o we're heading for the game number 3. Diyan lang kayo mga kaibigan. Magbabalik kami rin sa Kuya Nick para sa coverage ng Kuya... ng Oga Dota Pit, China Region.